Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay una sa lahat nagpapasalamat sa mga nagpapahatid ng kanilang mga panalangin, mga pagbati sa atin. Dahilan po sa hindi tayo napakinggan sa nakalipas na 2 linggo. Ang kadahilanan po kung bakit hindi tayo nakapag-broadcast ng ating programa ay nagkaroon tayo ng karamdaman. Hindi natin nakalain, mga kaibigan, na akala natin malakas tayo, wala tayong maintenance, wala lahat. Pero bago pa man tayo nagkaroon ng karamdaman, ay panaka-naka hindi tayo napapakinggan dahil nararamdaman tayong pagsakit sa tiyan natin. Akala ko po kasi meron tayong history ng gallbladder stone. Akala natin yun lang yun na pagka lumipas o lilipas din yung sakit, hindi natin namalayan na meron pa pala tayong ibang sakit na hindi lang natin na hahalata o akala natin kapareho lang, yung pala meron pang iba. At unayon po, noong March 24 tayo ay ng gabi, March 24 ng gabi, Miyerkules, hindi ako nagkakamali, ay kumonsulta na tayo sa manggagamot sa ospital. At dahil sa pagsakit ng ating tiyan. Ngayon, nakita po na yung ating gallbladder ay namamagana. At ang gusto nga nung ospital ay operahan na tayo noon din gabing yun. Schedule na for operation. Ito'y sa kabila na makikita nyo talagang emergency case dahil bihira yung basta agad tinatanggap na pasyente ngayon sa ospital. Gaya na nababalitaan ninyo dahil sa mabilis na pagdami na. Hindi na makontrol na pagdami ng nagkakasakit ng COVID, mga kaibigan. So ngayon, nung gabing yun, nung March 24, hindi muna tayo pumayag na maoperahan. Umuwi tayo ng bahay at mingi tayo ng opinyon sa ibang manggagamot at pinaturo sa atin sa pamamagitan ng video conference kung saan yung nararamdaman natin sa sakit. Kaya nagulat ako nung pindutin ko yung aking tagiliran, meron pang isa palang masakit doon. So sabi nung doktor, hindi yan ang gallbladder . Nasa itaas yun . Yan sa baba, ano yan? Appendicitis, possible. So, doon po sa ospital, hindi nakita yung appendicitis. Pero yung doktor na kinusulta namin sa video conference, siya nakapagsabi na appendicitis. At minabuti namin na nung gabi rin na yun ay pumunta na sa ospital, sa ibang ospital. Nung magpunta kami, mabuti naman at tinanggap tayo sa kabila ng napakaraming pasyente dahil nga emergency case na po yung sa atin. Matter of life and death na. Ngayon, madaling araw ng March 25 ay hindi na tayo pinalabas ng ospital. At sinuri na tayo, CT scan, lahat na yan. Kinuna na tayo ng mga dugo. At ang sabi ng mga manggagamot ay ooperahan na po noon ding araw na yon. Kaya noong tayo po ay noong pong April 25 ng tanghali ay inoperahan na po tayo. Mga kaibigan. At bali 2 operasyon. Kaya gustuhin man po natin na magampanan ang ating tungkulin sa ating mga tagapakinig sa bansa natin.
hindi po natin muna magagawa ito sa ngayon. Kailangan ko pa ho ng at least mga isang linggo para magpalakas, mga kaibigan. At sa mga alam natin, kaya natin ho ginawa ito, sapagkat alam natin marami rin ang nababahala sa mga tagapakinig natin. Tayo po'y magbabalik, oras na tayo po ay tuluyan ng gumaling sa ating operasyon. Major operation po ang ginawa sa atin, dalawang operation po. So, siguro kailangan pa natin ng mga isang linggo. Konting tiis na lang. Kahit ako ma'am sa sarili ko, ay gusto ko na rin ho na makabalik sa ating programa sapagkat napakarami na ng issue, napakabibigat na po ng pinagdaraanan nating mga Pilipino dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga nasa pamahalaan ngayon. Masasabi ko lang ho, sa mga sandaling ganito na hindi natin nagagampanan ang ating bahagi na makapagsalita para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. Ako po'y nakikiusap sa mga nakikinig sa atin, ituloy ninyo ang inyong pakikipaglaban, lalo-lalo na sa ating mga teritoryo. Ang pagtalikod ng mga nasa pamahalaan sa kanilang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas, pati na rin po sa kapabayaan at kawalan ng kakayahan ng kanilang pamumuno. Kaya ang ating bansa ngayon ay nilulukob nito pong pandemya ng salot na isinabog sa mundo ng bansang China, na ito rin ang sumasakop sa atin. Isa yan sa dahilan kung bakit nila ginawa yan, para mailihis ang atensyon ng mundo sa kanilang ginagawang kabuktutan sa mga teritoryo ng Pilipinas na kanilang inaangkin. Asahan po ninyo, magbabalik tayo. Bigyan lamang po ninyo ako ng isang linggo pa na makapagpahinga. At nangangako tayo na kapag nanumbalik ang dati natin na mas, pagpapatuloy po natin ang ating pakikipaglaban. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat.